kung yung sinasabi na 100 million pesos per district sa mga congressman, ano po, hindi ba kinukonsidera na pork? Ganito ho ang pork. According to the Supreme Court decision, ang pork ay yung congressional intervention after the enactment of the Jail Appropriations Act. Bago ma-enact ang Jail Appropriations Act, walang sinasabing pork because lahat naman ito nakalista sa Jail Appropriations Bill, which becomes the Jail Appropriations Act on a line item. Meron lang pork pagkatapos na yung enactment ng Jail Appropriations Act at nakikialam yung mga legislators on the projects, the allocation of projects, the alignment of projects, funding of projects, selection of sites of the projects. Ayan ay sabi ng Supreme Court, that's pork. That was the old PDAP, which has been outlawed. But this is with respect to intervention after the enactment of the budget. Pero ito mo ngayon? Hindi po yan. That's part of the appropriation process. Kaya kung meron dyan mga projects sa mga distrito ng legislators, ay iyan po ay hindi po. That is part of the judicial process, that is part of the power of the House to appropriate. Pero kung itong 100 million na to, nakasama ba to talaga doon sa sinabmit ng executive? Merong mga punto dyan for the district. Hindi ko pa nausisa talaga kung magkano ang halaga. But yung halaga naman ng mga projects, iba-iba. Sapagkat ito ang nagprepare itong mga ahensya. Ito lahat ay nasa National Expenditure Program submitted by the President. At itong National Expenditure Program, traditionally, ay kinokopya lamang yan to become the General Appropriations Bill for first reading. Kung ito pong dalawang panukala ni Consul Seda, yung Pikita at saka itong si Tira, sinasabi ng ilang mga kongresista ay hindi daw ito para sa mga mahihirap. Well, ang tingin po ninyo dito? Ang sinasabi nga namin, yung si Tira ay nagpapakita kung paano skewed yung ating recent tax enactments against the poor. Sapagkat ito ay sumunod dun sa Train Act na nag-impose ng additional excise taxes sa petroleum products and sa sweetened beverages. Alam mo naman itong excise tax, ito ay tinatawag na cascading tax. Pinapasa-pasa yung bote hanggang umabot sa ultimate consumer. At yung ultimate consumer naman, siya ang may parte ng tax na yan sapagkat siya ang bumibili ng mga commodities na mataas na ang presyo because of the cost of production. At karamihan ng mga consumers ay yung mahihirap. Yung binibigay naman na ang conditional cash transfer na 200 pesos a month for the first year, 300 pesos a month for the second and third year ay masyadong maliit. At ito naman ay may termino, 3 taon lamang. Pero yung excise taxes ay ini-impose for perpetuity hanggang iyan hindi i-repeal o ma-modify ng Kongreso.